What's up mga ka-artihan? Welcome back to my YouTube channel. At nagbabalik na naman nga tayo ngayon mga ka-artihan sa ating panibagong vlog. So ayan, ipagpaumanhin ninyong lahat kung medyo natagalan ulit bago ulit ako mag-upload. At medyo naging busy ako nito mga nakarang araw kasi sunod-sunod yung mga nagpapa-commission portrait sa akin. Kaya medyo nawalan ako ng time para makagawa ng vlog. Oo. Kaya naman hayaan nyo akong mag-ingay ulit. Oo, ngayong araw na ito. At i-share ko nga sa inyo kung ano yung nakuha kong item doon sa aking napanaluna na 7 worth 700 pesos dun sa promo ni Lazada. Kaya naman kung bago ko lang dito sa channel ko, pwede subscribe ka na dyan sa baba at i-turn on mo na ang notification bell icon para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong video. Kaya naman wag na natin itong patagalin mga ka-artihan. Let's get onto the video! At ito na nga siya, oo. So, syempre, nabuksan ko na siya kanina kasi chinek ko baka mamaya may damage ba or maling item yung na-deliver sa akin. So, ayan, kung mali man yung na-deliver sa akin, okay lang din naman kasi wala naman ako bilyaran dito kahit dito. So, ito yung napanalunan ko doon sa Lazada promo. So, 700 pesos yon. Tapos, ito ay worth 600 plus. So, una, naisip ko ano ba yung ordering ko doon sa 700. Tapos, naisip ko na try ko kayang mag-check kung meron ba silang available doon na soft puzzles. Tapos yun nga, may nakita ko. At in-order ko na nga kaagad. Oo, kasi baka mamaya magbago pa yung isip ni Lazada eh. Oo, so ayan. Ito yung in-order ko. Ito ay Master's Pastel. Oo. So ito, nakalagay dito na 1919 pa yung ginawa siya. So medyo matagal na pero bago lang sa akin yung brand na to eh. Oo. Bago natin siyang tuluyang buksan mga ka-artihan, medyo nakakalungkot lang kasi kanina tinignan ko ulit dito sa Lazada app kung magkano ba talaga siya. Tapos pag-check ko, iba na yung price. Oo, hindi ko alam kung bakit nag-iba yung price niya. So for example, ito, tinignan ko kung magkano na lang siya ngayon. Tapos nagulat ako sa presyo. Kasi itong 36 pieces na nakuha ko na worth 600 something lang. Pag-check ko ngayon dito sa Lazada app, nagulat ako kasi yung 36 colors ay 1,424 na siya kaagad. Oo, so nakakagulat. Tapos itong 12 colors is 972. Tapos yung 24 colors naman ay 1,271. So nakakalungkot kasi nag-iba yung bigla yung presyo. Hindi ko alam kung bakit. Siguro may promo lang siya nung time na in-avail ko to. Kaya ayun, medyo nakakalungkot lang. Kaya kung sakali na na o-order kayo nito, ayan, hintay-hintay na lang kayo kasi baka magkaroon ulit sila ng sale. At buksan na nga natin siya mga ka-artihan. So ayan, 'di ba? Ang taray nito, tsaka nakakatawa dito. Ang nagustuhan ko dito is yung box niya kasi parang pang cellphone yung box, sobrang liit. Tapos nakakatawa kasi handy lang siya. O hindi katulad ng mga soft pastels ko na medyo bulky o medyo mahirap siyang hawakan, lalo na yung 48 sets ko nung Toys on Dior, 'di ba? Sobrang laki niya, ang bulky niya hawakan. Unlike dito na ayan, 'di ba? Meron pa siyang takip pala. So ayan, meron siyang protektado siya nitong parang rubber. Tapos ang nakakatuwa dito, 3-layer siya. Ayan. So nakakatuwa siya, ayan. Tapos may panibago na naman siyang paper, ayan. Tapos ito, kunin natin tong pangalawang layer. Ayan. So nakakatuwa. Oo, sobrang organized nung pastel na to, 'di ba? Ayan, kung mapapansin ninyo, sobrang ganda ng kulay niya, sobrang pigmented ng kulay. So ngayon, susubukan natin siyang i-test kung ano ba yung pinagkaiba niya dun sa mga nakasanayan ko ng gamitin na soft pastels. Kung maganda ba yung ganitong brand or 'di ba? Para kung sakali na mag-decide kayo na bumili ng ganito, ayan, may i-share ko sa inyo kung karapat-dapat pa talaga na piliin niyo rin yung ganitong brand or iligwak niyo na. So ayan. So dito sa pastel na to, napansin ko sa kanya, walang naka-indicate sa kanya na kulay kung ano ba siya or kung may number ba siya, ganyan, or kung anong shades, wala sa kanya nakalagay. So talagang yung mata lang natin ang gagamitin natin sa pag-obserba ng kulay kung ano ilalagay natin. So ayan, katulad dito mga ganitong kulay yan, alam naman natin na yung mga ganyang kulay is maganda siya sa skin tone, diba? So ngayon subukan na natin siyang i-test. So ang gagamitin kong papel sa kanya ay itong Lana Pastel Paper. Susubukan natin gumawa ngayon ng skin tone gamit ang soft pastels na to. So ayan, mabilis din siyang madurog. Feeling ko hindi siya magtatagal kasi 'di ba konti pa lang ang kinakaskas ko pero ayan, kung mapapansin ninyo, medyo mabilis siyang mapudpud. So ayan, pero try pa rin natin siyang add natin tong mag-add tayo ngayon ng another color. Tapos ngayon i-blend na natin siya gamit yung ating daliri. Tignan natin ngayon kung kakapit siya dito sa paper natin at kung gaano siya ka-smooth.
Ayan, smooth naman siya. Kaso nga lang, napansin ko, kumpara dun sa ibang mga soft pastels na ginagamit ko, ito ay medyo ano, medyo matigas. So, ito sigurado ako, hindi to soft pastels. Ito ay hard pastels. Oo. Kapag bineblend ko siya na ganyan, mapifeel mo talaga na medyo ano siya, parang magaspang na magaspang. Unlike dun sa mga soft pastels na ginagamit ko. So, ayan. Tapos, try nating mag-add dito ng mas dark sa gilid. In fairness, ang ganda niya, beshi wap. Oo. Maganda siya, kaso nga lang, ayan, sa sobrang ano, sobrang powdery niya. Nakakaano siya sa kamay, parang, alam mo, yun yung parang hindi ka makukomportable kasi sobrang gaspang. Parang mahapdi siya. Pagka, ano, siguro kapag gagawa ka lalo na pag sa mga background, yung sobrang malaking, ano, malaking area yung i-cover up mo. Parang, ano, sobrang, parang masakit siya sa kamay. Unlike sa soft pastels talaga yung gagamitin mo. So, ayan. Tapos, mag-try naman ulit tayo maglagay dito ng pink sa bandang gilid. Para sa blush. Oo. Maganda siya, in fairness. Oo. Chuchu-chusi pa ba ako? Eh, libre lang naman to. Wala naman akong binayaran dito, di ba? Tapos, mag-add tayo ng some white. Ayan, ang ganda rin niya. Fairness. Ang ganda ng blending, ano niya, no? Blending impact. Blending impact talaga. Hindi ko alam kung anong tatawag ko. Basta, ayan, ang ganda. Ang ganda niyang pang portrait. Panigurado ako maganda to pang portrait. Add naman tayo ng black dito sa gilid para mas ano, mas mabuhay yung ano, yung pagka skin tone niya. Tapos konti ulit nito. Napansin ko din dito sa soft pastels na to, parang may limit sa kanya yung layering. Oo. Kasi ayan, parang hindi na masyadong kumakapit yung ano, yung mga another layer na pinapatong ko. Parang hindi na siya kumakapit masyado. Oo. Unlike dun sa ano, sa favorite ko na brand ng soft pastel, which is yung ano, Toyson Dior. Dun kasi talaga kahit ilang layer yung patong ko, kahit yata 10 layer na patong, talagang kayang-kaya niyang kainin. Oo, kumbaga ano, na-absorb pa rin yung paper. Pero dito, parang hindi na masyadong na-absorb. Na kung saan, eh, kahit pa paano, maganda pa rin naman siya. Tapos another white. Blend. Ayan. Ngayon, try naman natin gumamit na ibang kulay. Tignan natin kung ano ba, kung maganda ba talaga yung ano niya, yung blending niya. Oo. Try natin kung ano yung mangyayari. Isa pa sa napansin ko dito, hindi masyadong kumakapit yung pastels na to dito sa Lana paper. Siguro kasi meron sa kanyang ideal paper para dito sa ano, hard pastels na ito. Oo. Siguro kung ang gagamitin ko dito mga pastel paper is yung katulad ng pastel mat, ganyan. Siguro ano, dun talaga kakapit siya. Kasi para yata yun sa mga hard pastels din eh. Oo. Pero dito sa ano, sa Lana paper na to, parang feeling ko mas maganda ditong gamitin yung soft pastels compared dito sa hard pastels. Oo. Ngayon, subukan naman natin siya kung maganda rin ba siyang gamitin sa paggawa ng mga buhok. Oo. Try natin. So, ayan. Lagay lang muna natin tong black dito. Tapos, blend ulit. Yung black niya, hindi siya ganun ka sobrang dark na dark. Parang ano, habang bine-blend mo siya, parang ano siya, nagiging grayish yung kulay or dark black para nagiging dark gray yung kulay lang niya. O, hindi siya ganun ka sobrang black na black. Kasi kung i-compare natin tong brand na to na Master's Pastel dito sa aking favorite na Toyson Dior na black, makapapansin ninyo na ito ay sobrang dark na dark talaga. Tignan nyo. Ito yung Toyson na soft pastels. Tapos ito naman yung Master's Hard Pastel. Oo. So, try natin itong i-blend. Ito kasi, kapag dito kasi sa ano, sa Toyson Dior na soft pastels, kapag bine-blend ko siya, wala akong nararamdaman na sakit. Oo. Kasi nga soft siya, ayan o. Kapag bine-blend ko siya na ganun, ang nararamdaman ko lang is malambot na ano, na powder. Ganun siya. Kumpara dito sa ano, sa hard pastels na to, ayan. Tingnan nyo kung mapapansin ninyo. Kapag bine-blend ko siya, masyado siyang matunog. Oo. Tapos, ano, sobrang gaspang talaga. Oo. Mahapdi siya sa kamay siguro kapag maghahapon ako magaganito. Tsaka yan, diba,
kung mapapansin ninyo, habang bine-blend ko siya, nagla-lighten yung color niya. Hindi siya tulad nitong ano Toys on Dior na talagang sobrang dark na dark. Oo. So ngayon balikan natin tong ano, review natin dito sa Master Pastel dito sa paggawa ng buhok. So ngayon susubukan naman natin kung kakapit ba itong ano white charcoal dito sa ating pastel. Try natin. Tumatalab naman siya, kaso nga lang ang problema, nagiging white yung kulay. Oo, hindi siya, parang ang nangyayari yung charcoal mo, kapag once na binlad mo siya na ganun, mabilis siyang kumakalat. Oo, tingnan nyo ha, sample ko dito sa ano sa Toys on Dior ulit, tatry natin tong lagyan ng white charcoal. So ayan, di ba? Kung mapapansin ninyo, talaga namang dark na dark itong si ano, si Toys on Dior compared dito sa Master's Pastel. So yun na mga kaartihan, ang masasabi ko dito sa soft pastels na ito ay pagdating sa blending, ayan, wala namang problema, maganda naman yung blending niya. May mga times na pag nagbe-blend ako sa kanya, ayun, medyo nabubura yung mga nailagay kong pastels. Oo. So ayan, pagdating din sa layering, ay medyo na-disappoint ako kasi ano, nakakailang patong pa lang ako ng layer, masiguro mga dalawa or tatlo pa lang, ay hindi na ina-absorb nung papel yung ating pastels na ito. Oo. So ayan, disclaimer, ayun lang naman ay ano, base lang yun sa experience ko. Siguro dahil nga dito sa papel na ginamit ko or baka dun sa technique na ginawa ko, kaya parang hindi ako masyadong na-satisfied. Pero ano, all in all, ay maganda naman siya at pwede naman natin itong magamit. Lalo na sa mga beginner na ano na na-inspired na gumamit ng soft pastels, ayan. Nire-recommend ko naman sa inyo na gamitin to kasi ayan, sabi ko nga sa inyo, maganda naman siya sa pagbe-blend. Siguro gumamit na lang kayo, advice ko lang sa inyo na gumamit na lang kayo ng ano, ng pastel matte paper or sanded paper para mas ma-absorb niya yung pastels na katulad ng ganitong brand. Oo. Kaya naman, ayan mga ka-artihan, ito ay abangan ninyo at ito ay ipararapol natin. Oo. So, hindi lang yan kasi ano, abang-abangan nyo lang kasi nag-iipon lang ako ng iba pang gamit na idadagdag ko dyan at tayo ay mag-uumpisa na ulit sa ating ano, art materials giveaway. Kaya abang-abangan nyo yan mga ka-artihan. Basta lagi lang kayo manood at i-announce natin soon kung ano pa yung iba pang mga mapapanalunan ninyong mga art materials. Kaya naman, ayan, mapapasama sa inyo itong nagmamalditang Master's Pastel. Oo. At yan na nga natin tatapusin mga kaartihan ang vlog na ito. Oo. At sana naman ay nagustuhan nyo ito. At huwag mo naman ito kalimutan na bigyan ng likes. Grabe ka naman. At kung may mga suggestions pa kayo or may mga gusto pa kayo ipagawa na vlog, at para dun sa mga nag-comment at mga nagbigay ng mga suggestions nila na gawan ko na tutorial at iba pang ano mga vlogs, ayan, huwag kayong mag-alala at gagawin natin yan. Nahanapan ko lang yan ng tamang oras at panahon. Oo. Kaya naman kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa channel ko, pwede na pang hinihintay mo, mag-subscribe ka na dyan sa baba at i-turn on mo na ang notification bell icon para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong video. Maraming salamat mga ka-artihan. Bye-bye! Mama, don't stress your mind.